sa napaka-konti kong mga subscriber dyan and sa mga nagsusubscribe pa, sana. Ayan, hello sa inyo. So, yung ginawa kong video is kung ano yung nakikita nyo sa face ko ngayon, yan yung ginawa kong video. So, ayan, itong simpleng makeup na to, ituturo ko sa inyo step by step. Kaya kung gusto nyong matuto, watch lang kayo hanggang huli para magkaroon kayo ng mga idea kung paano ba talaga mag-makeup or kung ano ba dapat talaga ang mga inuuna bago mag-apply ng makeup. So, lahat yan, ano, nasabi ko naman. Pero, hindi pa yung buong-buong as in kasi sobrang simple lang naman tong makeup look na ginawa ko. So, kung gusto nyong mag-request ng other makeup look, pwede ko naman siyang gawin. Basta mag-subscribe lang kayo sa akin. And, ayan, pagpasensyahan nyo na yung ano ko, yung lighting ko. Kasi, wala akong ano dito eh. Yung nasa Japan kasi ko, wala akong proper room dito para gumawa ng makeup. And yung makeup ko dito, sobrang minimal lang nandala ko. Yung pang personal use ko lang talaga. Kaya, ayan. So, pagbalik ko ng Pinas, nandun, meron akong makeup room doon. So, makakagawa ako ng mas magandang videos. Kasi nandun lahat ng gamit ko. From lights to chair, lahat. So, ayan. Pero, sana ngayon, ma-enjoy nyo pa rin. And, ayun. Sana, may matutuhan kayo. And, pag nagustuhan nyo, pwede naman kayong mag-comment ng ibang look na gusto nyong gawin ko. So, ayan. Let's get started. So, ayan. First, syempre, nakapag-wash na ako ng face ko. So, kaya, ang next natin is toner. I-clean natin yung face natin ng toner. So, kailangan natin lagi ito kasi hindi porket na hugasan na natin yung face natin. Ibig sabihin, super clean na siya. So, kailangan nyo pa rin siyang i-clean. Cleanse ng ano nyo, mga ginagamit yung toner, kahit ano naman. Para matanggal nyo pa yung mga natirang dirt. So, ayan. Step by step to, ah. Kaya manood kayong mabuti. So, ayan. Tignan nyo, meron pa rin siyang dumi. Kaya kahit nag-wash na kayo, kailangan linisin nyo pa rin siya. Using your favorite toner. Itong gamit ko, yung ano to, sa Nature Republic, yung aloe vera. Maganda siya, pati yung facial wash ko. Ito rin gamit ko. Ang lambot niya sa ano? Ang lambot niya sa face. Ayan. Then, after nyan, next tayo sa moisturizer. Sa moisturizer ko is naubos na yung dala ko from Pinas. Kaya ito, bumili ko dito sa Japan ng Perfect Gel. Hindi ko na mabasa yung iba kasi naka-Japanese siya. Kasi ito, mga weeks ko na rin siyang nagagamit. So far, okay naman. Namo-moisturize niya talaga yung face ko. Ayan, naririnig ko yung ingay ng mga bata sa labas. Ayan. Ayan, spread nyo mabuti sa face nyo. Ayan. And then, next natin sa ano, sa moisturizer is primer. Pero, kailangan nyo munang iset mabuti yung moisturizer sa face nyo bago kayo pumunta sa primer. Kasi, mga ano, 5 to 10 minutes, okay na yun. Hayaan nyo munang ma-absorb ng skin nyo yung ginamit nyong moisturizer. Ayan. So,
So, primer na tayo. So, ito ang gamit ko, yung Maybelline Baby Skin Pore Eraser. So, ayan. Maganda siya. Gusto ko to kasi, ano siya, yung natatakpan niya talaga. Pero wala naman ako masyadong pores. Ayan. Tignan niyo naman face ko. Ayan. So, ayan yung mga dapat munang gawin before kayo mag-apply ng makeup. Kailangan nyo munang iset yung face nyo bago kayo pumunta sa sa foundation. So, ayan. And then, after primer din, iset nyo rin muna siya. Hayaan nyo ulit munang ma-absorb ng skin nyo bago kayo pumunta ng foundation. So, again, 5 to 10 minutes. Okay na yun. Ang smooth to. So, ayan. Pero kasi, bago tayo mag-foundation, ang ginagawa ko muna, para set na set yung mga nilagay kong product sa face ko, yung moisturizer and primer, para set na set siya, inuuna ko lagi is yung kilay. Para after kilay, okay na siya. Mas okay nang lagyan ng foundation. So, ayan. Magkikilay muna ako. Ang gamit ko is yung Anastasia Pomade. Ang shade nito is soap brown siya. Sige, try ko yung soap brown. Pero, ito talaga. Ito na lang pala yung taupe. Auburn pala gagamitin ko. Ito kasi talaga yung ginagamit ko. So, ayan. Ayan siya. So, yung kilay, alam nyo naman, medyo may pagkamatagal siyang gawin. Kaya, after nyo magkilay, okay na yung sa face nyo. So, ayan. Kilay tayo. Sa pagkikilay, ayan, mag-line muna kayo down. Tapos, sa taas. Tapos, ilin nyo yung gitna. Ayan. Same procedure kahit anong pangkilay yung gamitin nyo, kahit pencil, powder, same procedure siya. Tapos dito, yung mga tira-tira na lang. Ayan. Tapos brush nyo. Gamit kayo ng spoolie brush. Ito kasing gamit kong brush, yung Anastasia rin, yung duo brush nila. So, maganda to. Ayan. Just ganyan lang siya. Huwag kayong ma-stress kung ganyan na siya. Hindi ko masyadong makita kasi wala akong proper light dito. Yung light lang namin sa kwarto ang gamit ko. Unlike pag naggagawa ako ng makeup sa Philippines, meron kasi kung ano doon. Meron akong makeup room sa ano, sa Philippines. Kaya doon ako laging naggagawa ng mga video ko. Excuse. Yan, ganyan lang siya. Yan. Hindi ako na-stress pag ganyan lang. Mamaya makikita nyo kung paano ko naayusin yung kilay ko. So, dito tayo sa kabila. Ganun pa rin siya. Baba. Line kayo sa baba. Makikita niyo mamaya kung paano ko siya maayos, kung paano ko siya ma-shape ng maganda.
parang ewan pa kilay ko. Ato lang ta, ang mga simple makeup lang gagawin natin. Ayan, pwede nyo pa siyang patungan ng powder kung gusto nyo pa. Pero ako kasi hindi na ako nagpapatong. Kontento na ako sa pomade na to. Pero nahihirapan lang ako kasi madilim. So, ayan. Okay na yan. Mamaya aayusin ko siya. Pero parang feeling ko magkukulang siya pag inano ko dito sa kabila. Inayos. So, dadagdagan na natin siya. So, ayan pa lang siya. Makikita niya yung magic niyan mamaya. Kung paano ko siya maayos. Ayan. So, magne-next ako ng foundation. Ang gagamitin ko is ito. Itong NARS foundation. Ayan. So, ayan. Magne-next ako ng foundation dahil naset ng mabuti yung moisturizer and primer sa face ko. Pero yung kilay ko, ganyan pa rin siya kapangit. Makikita nyo after ko mag-foundation, makikita nyo kung paano ko mag-magicin yan. So, ito ulit yung NARS nila. NARS yung gamit ko. Yung Natural Radiant Longwear Foundation nila. So, ayan. Isishake ko muna. Naglalagay lang ako dito sa may mixing palette ko. So, ayan. Ngayon lang ulit ako nakapag-makeup. So, kahit mga dalawang pump lang. Pag kulang, dagdag na lang. Ah, but anyway pala. Bago pala ako mag-foundation, medyo dark yung dito ko. Nalagyan ko muna. Ito yun. Sa mga dark spot nyo, ito, orange. Oh my gosh, pinaglaruan ng anak ko. Itong mga orange corrector, tawag dito corrector. And ano, hindi ako... Ay, itong mga to, mga mole ko na yan. So, hindi ko na siya tatakpan. Yung under eye ko lang talaga kasi medyo dark siya. Hindi ako fan ng concealer talaga. Hindi ako pala concealer. Kasi, hindi ko alam. Lalo na pag ang mga gamit kong foundation is yung mga, ano naman, tawag dito, yung full coverage foundation, nag-iiwas ako sa concealer para less product rin sa face natin. So, gagamit ako ng concealer brush para i-blend. Wala akong mirror, sorry. Ang gamit ko lang na mirror din. Tinitingin lang ako dito sa video. So, yung cellphone ko lang din. Ayan, re-blend ko lang siya. So, ayan. Ang pang-cover nyo ng mga dark spot sa mukha nyo, yung mga gusto nyo takpan, like eye bags, yung mga itim. Ayan, gamit kayo ng peach or orange corrector. Tapos, blend nyo lang siya. Ayan, medyo napadami yung lagay ko. Sorry. Iyaan ako na lang siya mamaya. Idadaan natin sa magic. Ayan, napadami siya talaga. Blend ko na lang. Kunwari, punong-puno ng dark spot yung mukha ko. Ayan. Yung kilay ko, ulitin ko, hindi pa okay yan. Baka sabihin nyo, pangit ko naman magkilay. So, ayan. Hindi siya talaga ano. So, shocking. Foundation tayo. Ayan. Yung iba, pero ang talaga namang ano, after nyo maglagay ng corrector, yung iba sinusundan na nila ng concealer muna. Pero ako kasi talagang hindi ako pala concealer.
So, kasi mas okay yun, lalo na paggagamit kayo ng full coverage ng foundation. Pwedeng pantakpan na rin naman siya. Itong gamitin ko, full coverage siya. So, tignan natin. Pag hindi natakpan, tsaka ako naglalagay ng concealer. So, ayan. Sa pag-apply ng foundation, pwede kayong gumamit ng ano, ng sponge or etong brush. Ayan, ganyan-ganyan lang din. Pag brush gamit ko, ganyan lang din. Parang ayan, nakita niyo yung under eye ko. So, itong foundation na to, maganda siya. Kasi full coverage. Tignan nyo naman, konti lang yung nilagay ko. Pero halos na cover niya na yung buong face ko. Ano, yung NARS, pricey siya, pero sulit naman. Kaya pagdating kasi sa makeup, talagang gagastos ka, mag-i-invest ka talaga. Lalo na kung gamit nyo for client. Nakita nyo? Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi ako nag-concealer after ng corrector, pero na-cover siya. Kagandahan pa yun kasi less product sa face nyo. Kasi pag too much product nilalagay nyo sa face, din yung may mga tendency na mag-cakey yung makeup nyo. Kaya ganun lagi yung technique ko. Pag nagpapa-workshop ako ng makeup, yun din yung tinuturo ko sa mga attendees ko. Ayan. Pero yung concealer, optional lamang kasi siya. So, kayo, kung bet na bet nyo lagi, carry lang. Pero pag gagamit kayo ng concealer, tandaan nyo, laging two shades lighter sa foundation na ginamit nyo. Pero kasi pwede nyo na rin siyang ipang-highlight. So, ayan, nakover na siya. Ito nyo. Pati nga yung mga mole ko, tignan nyo, di ba? Ang dami niyang kanina, pero na-cover na siya ng foundation ko. Ito ang gusto ko sa ano eh. Sa foundation ng NARS. Talagang ano siya. Full coverage siya. So, ayan. Isang layer lang nilagay ko. Hindi ko napapatungan. Kasi ayoko masyadong makapal yung nakalagay sa mukha ako. Gusto ko yung parang natural lang. Yung fresh pa rin yung feeling ko. Ayan. Tapos, ito na nga, kung paano ko maayos yung kilay ko. So, yung ginamit kong foundation, yun na rin yung ipanglilinis ko sa kanya. Concealer or foundation na ginamit nyo, pwede nyo siyang gawing panglinis ng kilay nyo. So, ayan. Hindi ko masyadong inonflick yung kilay ko kasi fresh, gusto ko lang yung fresh makeup lang. Ayan, nakita nyo na. Nakita nyo na yung pagkakaiba. So, hindi ko pa rin kasi masyadong na-shave ang aking kilay. So, ayan. Ayan na siya.
So, diba? Huwag kayong mangamba kung pangit pa ang kilay nyo sa una. Kasi sa bawat pagkakamali, may pangtama dyan. Diba? Kaya huwag kayong ma-stress. Yan. Ayan na. So, okay na siya. Yung kilay ko talagang, actually, hindi lang naman ako ang, ano, ang may kilay na hindi pantay. Lahat tayo, actually. Kasi, hindi talaga pantay ang ating kilay. Kaya huwag kayong ma-stress ng kakapantay sa kanila. So, ayan. Okay na. Ganun ang technique para mapaganda nyo ang kilay nyo. So, ayan. So, ayan. Next is, isa-set naman natin yung ating foundation. So, gagamit ako ng powder, yung press powder. Ito siya ng Make Up Forever. So, ayan. Set natin. Alam niyo ba kung bakit nyo kailangan iset ang foundation? Dahil para hindi gumalaw ang inyong liquid foundation or cream type foundation na nilagay nyo. So, isa-set nyo siya. Yan, set na siya. So, next natin is eyeshadow. So, ayan. Sa eyeshadow rin, kailangan natin maglagay ng primer. Ayan. Ayan. Kamay na lang pang kakalat ko. Kaya hindi ako naglalagay ng foundation dito sa, ano, sa eyelid ko. Kasi nga, lalagyan natin siya ng primer. Ang eyeshadow primer is para rin sa maganda maging labas ng eyeshadow. Yung para mas mag-pop up yung kulay ng eyeshadow nyo. And at the same time, para pang ang tawag dun, ma-hold niya ng matagal yung eyeshadow. Parang face primer din siya. So, ayun. So, ayan. Hindi na ako mag-base-base ng color white or ganun-ganun sa eyeshadow. Magdidiretso na ako ng kulay. Pero kung gusto nyo rin, pwede rin naman. Lagyan ko siya ng white. Ayan. Para yan lang yung pinaka base natin. So, dahil dyan gagamit ako ng blending brush. So, ito. Ito ang gamitin ko yung white ng Bailey brushes. So, gagamit ako ng pang transition natin is ito na lang. Itong mas brown siya. Yan. Tapos yung mga excess kailangan yung tanggalin. So, nahihirapan akong sa cellphone lang nakatingin. So, ayan. Nahin ko muna dyan. Sa outer. Yan. Ayan. And tsaka natin i-blend all over the crease. Ayan. Ito ang ating transition color. Hindi ko talaga siya makita.
siya. Blending is the key. You don't forget that sa pagme-makeup, especially dito sa eyeshadow, blending is the key. Ayan. So, parang nagkaroon na ng ano yung eyes ko. Ito kasi kabila akong mata, medyo mahirap siya kasi. Ayan, blend nyo lang siya. Ayan. So, ang next natin is kukuha ko ng mas maliit. Yung parang siguro pencil brush na lang. Ito. Ito, mas maliit na blending brush. Ayan. Dito naman yung o kaya maganda. Eto. Ito siya ilalagay ko dyan. Dito lang siya. Hindi ko talaga makita. Sayaan nyo lang siya dyan sa dulo. Ayan, dyan na lang siya. Wag yun na siyang ikakalat ng ganun. Pero syempre, kailangan pa rin natin siyang i-blend. So, yung brush kaninang ginamit ko. Ayan, pero hindi ko, ganyan lang siya. Ganyan lang ang blend niya. Ayan. Iyaan nyo lang siya dyan sa pinaka dulo. Ayan, sana nakikita nyo, ayan lang siya. Tapos, ito na lang gagamitin ko. This one, parang may pagka-orange peach siya. Ganun, or pwede rin to. Pero ito na lang. Para mas kita, kakamayin ko na lang siya. Hirap kasi talaga yung nang walang ano. Walang proper room para sa pagme-makeup. Ayan na lang. Ito pa isang ano, paggagamit kayo ng finger niyo sa pag eyeshadow. So itong ring finger ang gamitin niyo kasi mas magaan yung ano nito, yung puwersa. Ayan, makapag eyeshadow na tayo. Tapos, yung dito, pwede kayo mag-highlights dito nyo. Ayan. Ayan na yung sobrang simple ng eyeshadow natin. It's medyo, ayan. Ay, feeling ko hindi nyo siya nakikita mabuti. So, ayan. Tapos, yung sa ilalim naman, ayan tayo. Sa ilalim ng ating mata,
gagamit tayo ng flat. This one pwede na. Ayan. Flat siya. Kung ano yung ginamit ko sa taas, yun din yung gagamitin natin sa baba. So, ito yung una kong ginamit, diba? So, yan. So, yun, tapos papatungan ko lang din nung, ano ba yun, pangalawa kong ginamit. Ito, para mas maganda siya. Patungan natin. Para mas mabuhay ang aking matang patay. So, yan. Tapos na tayo sa eyes. Ah, hindi pa pala. Yung eyelashes. So, mamaya ako na gagawin yan. Ang eyelashes, pwede rin naman. Yan. So, next is, maglalagay tayo ng liner dito sa taas. So, ayan. Ayan lang. Since hindi naman ito pang malakas ang makeup, kaya hindi ako mag super wing. Yan. So, buhay na ang ating mata. Namaya na akong magla-lashes. Biglang boom na lang yung lashes natin. So, next tayo sa contouring. Ayan, step by step talaga ito, ha. Contouring, gamit ko ang Tarte. Ayan, palette siya. May eyeshadow and may pang contour. So, ito. Ayan. Siyempre, just a brush pala to. So, contour. Ito gagamit ko. Pinag-mimix ko tong dalawa na to. Kasi pag ito, masyado siyang dark. Mga pang black people na yan. So, ayan. Umpisa natin dito. Ayan. Sabi ko fresh makeup lang, pero ba't ako nagko-contour? Kukuntian ko lang yung contour. Pakita ko lang sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng may contour sa wala. Nakita niyo tong face ko na to. Tulad dito, parang mas round pa siya compare dito sa mayroon ng ano. Pero syempre, kailangan ko i-blend yan. Nahihirap talaga ako sa ilaw, sa salamin. Ayan. Tapos dito, ganyan lang siya. So, hindi naman kalakihan ang aking noo, kaya dito lang siya.
Hindi ko kailangan i-contour ang aking buong noo. Actually, pati face ko. Charot. Tapos dahil, papalabasin natin ang aking jaw. Ayan, dito kayo sa ilalim. Pag malaki ang panga nyo, pag pangahan kayo, hanggang dito panga nyo, dito kayo mag-contour, pambawas. Pero kung wala naman kayong panga, ilalim kayo para lumabas, para umangat siya. Ayan. Daliin na natin. Ayan. Talaga siya makita. Gusto ko kasi lagi pinapalabas yung cheekbone. Again, palalabasin ko ang aking panga. Ayan. Huwag kayo masyadong gigil sa pagkuskus sa mukha niyo. Lalo na pag client ang hawak niyo. Ayan. Kita niyo na. Ayan siya. And sa nose, syempre. Kompleto na. Asan ba ang may favorite akong pang contour ko sa nose eh. This one. Ah, ito ba yun? Yes, I think this one. Yan, pa-angle brush siya. So, ganun din. Kuntian lang natin. Para wag masyadong umuwi sa tangos ilong ko, char. Sumubra na. Yan. Hindi ko alam kung kita nyo siya sa video. Pero sa personal, maganda siya. Maganda yung pagka-contour ko sa kanya. Ayan. Hindi ka, feeling ko hindi nyo nakikita eh. Ayan. Ayan. So, tapos na tayo dyan. Gagalit mo siya ng pang-highlights. Sa nose, eto. Talaga, alam mo, nakikita niyo siya sa video. Ayan. Parang hindi kita, no? So, ayan din yung ng makeup na lagi yung titignan. Yung pag sa personal kasi akala nila makapal. Pero kasi, lalo na kung mag-pictorial kayo, kailangan nyo talagang kakapalan siya. Kasi sa mga lighting ng camera, ng ilaw, so yun, mawawash out pa rin kasi ibang color. Katulad nito sa nose ko. Pero pag tinitignan ko siya dito, sa okay naman siya, kitang-kita, pero tignan nyo, parang wala, diba? But anyway, na tayo sa pag-blablash. Try ko itong cream blush ng liquid blush ng Nars din.
So, ayan. Maganda to. Pero, kailangan din sinuuna sa dami. Okay lang yan. Carry lang yan. Ayan. Ganyan-ganyan lang. Ayan. Tapos, pero syempre, kailangan nyo syang patungan ng ano, yung blush sya, sa top sya ng contour nyo. Bet ko lang siya kasing gamitin ngayon. Kasi ang tagal ko na siyang hindi nagagamit. Hingnan niyo sa camera. Parang wala. Pero pag tumitingin ako dito sa salamin, ang ganda niya. Meron siya. Ayan. Kinuntian ko lang ng lagay. Tapos, tignan niyo yung ano ko. Mamaya, ano natin. Tapos, papatuwan ko siya. Patungan ko siya ng sa hourglass. Pinaka-favorite ko talaga ito. Ito yung ano na super ganda. Ayan, ipapatong ko rin to. Since na orange din yung ginamit kong ano. Ayan. Tungan natin siya. Ganda nitong ano na to. Ng palette na to talaga. Ganda rin presyo niya, pero worth it. Ayan. G-blend natin kasama yung kinontor ko kanina. Mukhang di ko siya masyadong na-blend. Ewan ko ba? Di ko masyado kasing makita dito sa camera. Ayan. Kakapalan ko. Para pag nag-picture-picture ako. Ayan. Okay na. Okay na. Mamaya na ako mag-eyelashes. Makikita nyo na lang siya mamaya na. Mag-eyelashes na ako. Ayan. Tapos, magli-lipstick ako. Ito, gamitin ko yun sa MAC. Pak. Ayan na, pak na siya. And then, hindi lang din talaga ako pala, lip liner. So, diretso ako lagi ng lipstick. So, ayan siya. And ang gagawin ko ngayon is, isiset ko ng setting powder ang aking, ang aking mukha. Para mas maganda. Nga lang. So, ito, kukuha lang ako ng konting-konti na yan. Siset natin siya ng translucent powder. Actually, meron pala ako ng, yung sa Makeup Forever, pero ito na lang yung ginamit ko, RCMA. Maganda naman to. Para mas maganda ang finish. So, ayan guys, sana may natutunan kayo and sana nagustuhan nyo ang ating look for today. Ito lang yung simpleng makeup look lang natin. So, pwede nyo siyang gamitin for everyday use. Kung mga mag-shopping-shopping lang kayo, pwedeng-pwede itong look na to. So, ayan, nakapantulog pa ako. And I hope nagustuhan nyo to and may natutunan kayo. And just wait for my more videos. Marami pa akong gagawing makeup look. So, ito muna ang aking first video na nag-full makeup ako. Meron akong video dati na kilay lang yata ang ginawa ko. So, natabunan na yun. Sobrang tagal ko nang in-upload. And
Wala kasi akong mga subscriber pa. And ngayon, mag-i-start pa lang ulit ako. Kaya, ayan, please, if you like this video, just comment down below kung ano ang mga gusto nyong gawin nating makeup look at pa-subscribe na rin. Thank you for watching!